Magandang araw po sa inyong lahat, mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang inyong lingkod, Ado Paglinawa ng Maestro, na bumabati sa inyo. At ito ang ating secretary. Magandang hapon po, paring Ado. At magandang hapon naman muli sa ating mga mahal na mga kababayan. At heto na naman tayo dito sa Iparas kay Paras. At tayo ay magkuro-kuro sa mga nagbabagang mga issues sa ating paligiran, sa ating bayan, sa ating mga kababayan na nakikinig at nakikiramdam sa ating programa. So, ano bang issue nating unahin, paring Ado? Eh, ito, pag bago bumalik sa Pilipinas si Presidente Marcos Jr., ay sinabi niya na binigyan siya ni Presidente Biden ng isang ironclad, no? Basahin natin itong report na ito. Oo, ironclad na yung Mutual Defense Treaty daw ay talagang napakatibay ang joint support ng bawat bansa. Ha? O, ito po, basahin natin ang inano dyan. Days after Biden promises ironclad support to Philippines, Manila says no to giving Washington access to more military bases. It has been less than a week since United States President Joe Biden restated Washington's ironclad commitment to defend the Philippines against any attack in the South China Seas. While that statement was made, Filipino President Ferdinand Marcos was in the U.S. attending the Philippines' first ever trilateral with the U.S. and Japan. Yet, Manila on Monday refused the prospect of giving the U.S. access to any more of its military bases. This seemingly contradictory stand actually demonstrates the delicate balance that Marcos is trying to maintain in a geopolitical sensitive region. On Thursday, Biden brought the flaring maritime tensions between China and the Philippines under the spotlight. In a statement meant to serve as a warning to Beijing, he said any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our mutual defense treaty. The treaty requires both nations to support each other if a third party attacks either of them. The trilateral summit, Washington's assurance of military support to Manila and the Philippines, publicly standing up to Chinese actions in recent times are, at least in part, the result of President Marcos' efforts. Easier said than done. Yun nga ang sinasabi dyan eh. Ah, dahil, alam mo, yung kung basahin mo yung Mutual Defense Treaty, ay may mga provisions dyan na kailangan pang hihimayin. Hindi automatic yan. Kaya nga nung panahon ni dating President Marcos Sr., ito yung matalino na Marcos, ha? Hindi itong isang sinasabi ni Duterte na bangag. No? According to President Marcos Sr., nagsabi tungkol sa anong palagay niya sa Mutual Defense Treaty, ito po yung sinabi niya. The United States is not necessarily bound to immediately react because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay. While we are dying there.
Na-notice mo ba yung tawanan at the end of the statement? No? Because the people realize that he was talking sense. That hindi siya katulad nitong anak niya na binubulagas lang at naniwala na. President Ferdinand Marcos Sr. is an astute leader. He is an astute statesman na hindi basta-basta na sasabihan ka, oh, Marcos Sr., pare, sabihan siya ni Reagan or ni Cartel, pare, huwag kang mag-alala. Ironclad yung ano natin. Ah, hindi pare, hindi ako maniwala dyan. Ako, binabasa ko yung provision. At dito sa provision na to, hindi kayo basta-bastang tumulong sa amin. Ha? I-deliberate pa ninyo sa kongreso ninyo. Ha? And that is exactly what's happening to Ukraine. That until now, Ukraine na naiwan sa pansitan dahil ayaw pa na mag-appropriate ang US Congress ng pera para i-support sa Ukraine. So, ito po. Kaya, pinagtatawanan ni President Duterte, pinagsabihan ni President Duterte, ito si Marcos. Ito, Marcos laughs off Duterte's crybaby remark against him. President Marcos says former President Rodrigo Duterte is accountable for the supposed gentleman's agreement he made with China. Marcos challenges Duterte to reveal details of the agreement, including any documents related to the deal. Hindi ko nga maintindihan, very experienced lawyer si President Duterte. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit di nila sinabi sa amin nung kami pumasok na sabihin meron kaming usapan? I disagree with that idea that you enter into a secret agreement. You know, you have any agreement with another sovereign state should really be known by the people. That way, you're accountable. If it's a bad decision, you're accountable. We need to know, what did you agree to? What did you compromise? Marcos also shrugged off Duterte's recent verbal attacks against him. Duterte called Marcos a weak leader and a crybaby for revitalizing the country's ties with the U.S. The chief executive says Duterte's cheap shots have no place in important discussions. To be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. I really don't. That means absolutely nothing to me. Nako, napaka-engot nito. Wala namang, walang agreement eh. Nothing is written, but it is recorded, Mr. Marcos. Because it was a dialogue, a mere dialogue between Duterte and Xi Jinping, attended by both officials of both countries. And the officials were mentioned by Duterte as Lorenzana, Anyo, I think Cayetano, Medaldea, and some others. Oh. Walang tinatago si Duterte. Walang secret. Walang secret. Ikaw kasi, lalagyan mo ng kahulugan at gagawan mo ng istorya para makabawi ka kay Duterte kasi sinasabihan ka na crybaby. Kaya nga, ang reality nga nito boils down to ayaw ni Duterte magkagera dahil nga hindi siya naniniwala. Tulad ng tatay mo, Makoy, ayaw maniwala ni Duterte na agad-agad ang Amerika ay tutulong sa atin. Malusaw muna tayo bago yan darating. Oh. And the Mutual Defense Treaty, marami yang interpretation. And in fact, during the time of President Ronald Reagan ba? Si Ronald Reagan. Yung dating Secretary of State, si Henry Kissinger,
had written a memorandum to the Philippine ambassador, to the ambassador, to the US ambassador in Manila. In Manila. And ito, nakakalap si Ado ng kopya kasi dinaclassify na ng Amerika na nagpakita na talagang matatakot tayo na makipag-girian dyan kasi wala tayong kakayahan. Now, if we are dependent sa lakas or strength ng Amerika, baka tulad ng sinabi ni President Marcos Sr., we will be all dying there while they are still contemplating kung ano bang meaning nito, ano ba interpretation itong Mutual Defense Treaty. Paring Ado, pakita mo ha? Ano sinasabi ni Kissinger, ni Kissinger. When the Philippines started occupying islands dyan, no? Panahon pa ni Nixon, 1975, may ongoing discussion dyan. No? May ongoing discussion yan. Hanggang dumating doon sa statement ni President Marcos sa Washington DC, sa National Press Club, kung si Reagan na ang presidente. So, the U.S. has been consistent in its stand. And this is a June 1975 document ng State Department in the U.S. Archives na na-retrieve namin. No? At dito, nakasaad. Very simple, no? Ha? Ito, babasahin ko na lang yung ibang mga quotes. No? In the U.S. government's view, Spratly Islands do not fall in either of the first two categories in the Mutual Defense Treaty Article 5 relating to territories. U.S. government regards the question of sovereignty over Spratlys, including Freedom Land or Kalayaan, as undetermined, and we take no position on merits of claims of various disputants. Sabi pa niya, we know that at the time the Mutual Defense Treaty was signed, the government of the Philippines had asserted no claim to any of the Spratly Islands. U.S. announced publicly at that time it considered sovereignty question undetermined. Dinagdagan pa. Furthermore, Spratly Islands all fall outside the Philippine territory as ceded to us by the 1898 treaty with Spain. U.S. government maps accompanying presentation of the Mutual Defense Treaty also excludes Spratlys from territories covered by the Mutual Defense Treaty. Okay, okay, we're talking of Spratlys. Now, para sa layman, para sa ating mga kababayan, ang napag-usapan ngayon ng mga lugar, Red Bank, yung Ayungin Shoal, yun ang mga prominent at yun ang cause ngayon ng girian dahil mga Coast Guard, mga personnel ng BFAR nagdadala ng supplies doon. And dahil doon, nagkakaroon ng skirmish. And later on, it might ripen into bala na yan or gera na yan. Now, yung bang Ayungin Shoal, yung bang Red Bank, kasama ba sa Spratlys yan? Kasama. Ha? Kasama. Anong basis natin na masabi natin kasama yan? Nag-drawing kasi si Presidente Marcos sa kanyang Presidential Decree 1596 ng isang polygon palabas ng Palawan, no? Parang square. At doon nakalagay yung mga islands, about 10 to 11 so-called islands na kine-claim natin. Yun yung tinatawag ng ni Kissinger na Freedom Land or Kalayaan. And these are not within the sovereignty of the Philippines, but
we only exercise sovereign rights because these are beyond the 12 nautical mile from shore. So it's still within our exclusive economic zone, presuming that it is within the definition of what are considered part of the EEC. Mm. Huh? Okay. Now, sinasabi dyan ni Kissinger in his memorandum na ang Spratly, where Ayungin Shoal is now being the contested, ano, hindi yan kasama sa Pilipinas. Ha, tama ba? Yes, yes. And kung magkagera dyan, hindi tutulong ang Amerika. Kung ang cause ng gera, limbawa, nagkagirian dyan, sabi ko nung last time, magdala tayo ng baril. Pagka winotel cannon tayo, ibarilin natin, tapos babarilin din tayo, magkagera. Would that be a clear subject matter by which the United States of America shall trigger the Mutual Defense Treaty? Dyan sa statement na yan, is that applicable? Ang problema dito sa posisyon ng Amerika dito, dalawa ang nakakabagabag. No. No? So, kanino, sino ang bibigyan ng poder dyan? According to Kissinger, continuous, effective, and uncontested occupation and administration of territory is a primary foundation for establishing sovereignty in absence of international settlement. Eh, China ang may control ngayon doon, Secretary. Okay, kaya nga, huh? Kaya nga, oh. Ang base, kaya nga, ini-insist nila, I think that's the very reason na ayaw nilang alisin yung BRP Sierra Madre, yeah. Because probably, gusto nilang mayroon tayong ano basis na we exercise control in that but it is being contested by China. Mm. Huh? Oh. So that's a parking of a ship. Dapat ang mga tanong kasi diyan, wala kasing intelligent people around Marcos. Oh. Or people who are really purely blooded Filipino, patriotic Filipino, truthful Filipino na mag-a-advise, kasi karamihan yan yung Batong Bakal, saan ba yung opisina niya? It's being funded by US. Oh, yung mga Tariela, yung mga kung sino-sino pa yan, we can trace that they are not depending the Filipino stand, but adulterated yan ang mga kano, di ba? So walang Pilipino na nagsasabi na, sir, yung ating BRP, hindi naman considered ano yan, hindi naman considered that we are in control. Ha? Kasi nakalagay diyan sa sinasabi ni basahin mo nga uli yung sinasabi ni Kissinger that continuous, effective, and uncontested occupation and administration of territory is, yeah, a primary foundation for establishing sovereignty in absence of international settlement. Oh. We are not in effective control of the area. Yeah. In fact, kung hindi papayag ang China na i-resupply yon, mamamatay yung mga sundalo natin doon. No. So, sila, in other words, China is still in control kasi they can actually, pinagbigyan lang tayo, they can actually prevent even the supply of food. Ang nakakatakot dyan, hindi yung agreement which dates from Duterte back to Aquino, back to GMA, back to ERAP, yung resupply ng humanitarian, which create peace between the parties. Ngayon, it's very clear na... Sino gumagawa ngayon ng gulo? It's very clear na nakahanap naman ng papeles ngayon. Na there was a news item na si Makiking? Ambassador Makiking ng China sa Manila. And
Defense Secretary Volker Gasmin. Mayroon talagang agreement. And this cannot be denied. That's why tayo wala Rumors siguro wala siguro area. Tinatago siguro natin yung mga dokumento. That's mentally dishonest eh. Tinatago natin. But China, they're aware na mayroon ganung ano na hindi pwede na magdala ng construction materials diyan. That's why they're insisting. Ang worry ko, Secretary, is we have a president who makes decision on the basis of uninformation. Chismis. Oh, kaya niya resign. Kagaya niya ng tinasabi niya, the former officials of Duterte and are saying this, the other official saying this. Sino ba yon? Si Harry Roque at saka si Panelo. Alam mo, chismis, marites lang naman yon. Sinabi nga ni Duterte, you know Harry Roque? Oh. So, he was not even there, sabi niya. Alam mo, kung may responsible na utak, responsible na pag-iisip, Marcos, di rational. Action is to utusan mo si Ricky Manalo. Utusan mo si Gibo. Ipa-dig up po dyan sa file sa DND yung mga gawa ni Lorenzana because he accompanied President Duterte when they had a dialogue with Xi Jinping. Dito naman sa DFA. Mayroong record dyan na Cayetano was also ang nagpagtaka lang kasi dahil duwag itong mga tao. Takot mawala ng... Takot ngayon. Dati, silang binigyan ng responsibility ni Duterte. Pero ngayon, ayaw magsalita. Yung iba, nagsisip-sip na, nag-change na ng loyalty. Mm-hmm. Walang gustong magsabi or mag-enlighten what happened. They just keep quiet. And yet, during the time of Duterte, when they were officials, they were getting a lot of benefits from Duterte. They were fleecing Duterte. Mayroon isa dyan eh. Ang laking pork barrel na kinita dyan. Ayaw magsalita. Ang kinatatakot ko kasi dito, sumasandal sila dyan sa mga ironclad, yung Mutual Defense Treaty. These are all, kung ano pa yan eh, palamuti lang yan, mga statement na yan, ironclad na yan. Pero may nakakatakot dito. Basahin mo pa yung ibang sinasabi ni... Now, we challenge them to look at this document. And, okay, sabihin nila, fake naman yan, fake news yan. These are official records. You can look at in the archives of the Pentagon. Pentagon ba yan? Or sa State Department? Basahin ko. Okay, sige. Ito nakakatakot. Sabi ni Kissinger, as a practical matter, we see precious little chance Congress or American people would support U.S. intervention in the Spratly Islands. If the Philippine garrisons were ever attacked, it seems to be less politically harmful to deny our obligations on legal grounds than to leave unfulfilled an acknowledged commitment. Oh, can you imagine? Di bitawan tayo sa area. Can you imagine? Naisip na pala nila yan kung paano sila umiwas. Kasi, alam mo, mga kababayan, kayo, John Gibo, ikaw, Anyo, ikaw, Marcos, sana po pakinggan nyo itong sinasabi namin. Ha? Based dito sa sinasabi ni... Put this under advisement because this is for the country. Henry Kissinger. Sinasabi niya na mas advantageous sa kanila na hindi totoo pa rin. ang MDT, kung pwede silang umiwas, they will
ano, get away from it. Oh, yan ba, ni-research nyo ba? Kasi, alam mo, ganito lang rin yan eh. It's very analogous, ado. Sinasabi ni Duterte, ni Marcos, si Duterte, hindi yan valid yung mga pinaggagawa niya. Hindi yan valid yung sinasabi niyang agreement. Wala tayong ano diyan, walang approval, walang ganito. Ikaw, tatanungin kita, nakikipag-agreement ka rin kay Biden. Sinasabi ni Biden ironclad. Support. Yung bang dinaldal ni Biden, you really think that's also binding? Walang US Congress? Sinasabi ng tatay mo, Marcos, na we are all dying while Congress is deliberating. Oh, so, sabi, binubola siya ni Biden eh. Ganyan, ganyan. Ferdy, don't worry. Bulbulbusin natin yan, China. We have an ironclad treaty, agreement. Oh, pero sinasabi ni Kissinger, yung totoo, na that is the proper understanding of the State Department, that kung tuusin, pwede silang umimas. Why is it like that? Because between the Philippines and China, maski pinapalabas nilang magkalaban ang US at saka China, saan ba papalong ang US? Saan ba papaling, ha? Paring ano? Ilan ba ang business ng Amerika at saka Philippines versus China and America? Ha? Willing ba para lang sa atin? You really think that the United States will abandon their investment, their commitment in China just to support the Philippines? Kaya tama yung sinasabi ni Henry Kissinger that if there is a way that we can go around our commitment under the Mutual Defense Treaty, we will do it. Pero ito mga loko-loko, yung mga, well, is it all... Gullible. Itong mga gullible, or is it safe to say na mga kumag? Itong mga kumag, hindi pinag-aralan yung mga consequences, at saka hindi nila tinatansya, mga kababayan, kung talaga bang magdi-deliver ba talaga ang United States? Noong dumalaw si Albert de Rosario nung panahon ni Noynoy Aquino noong June 2011. No, dumalaw sa US? Oo, pumunta sa US para makipag-meeting kay Clinton. Okay. Hillary Clinton na ito, ha? Hillary, o State Secretary. Obama, ha? Tinanong niya, ito ang sagot ni Clinton. We don't, as the United States, take a position on the competing sovereignty claims over land features. And as the Secretary said, there is a customary international law. There is the law of the seas. What is theirs, and then what is disputed should be resolved peacefully. Nung ipurso ng ABS-CBN si Rodney Alasco, yung tanong, alam mo ang sagot, ha? Na kung sila ay susukuro sa Pilipinas, ang sagot ni Hillary Clinton, I am not going to discuss hypothetical events. Oh. Sinusuportahan nila yung itong papeles ni Kissinger. Yeah, because that's the policy of the US. Yeah. Alam mo kasi, bumulahin ka lang ni Austin at ni Biden eh. Iba kasi yung yung bureaucracy nila. Ay, nako. Kaysa political. Ah. That's why sa in so many developed countries, yung kanilang consistency in terms of the bureaucracy, yung kanilang mga ano, talagang consistent sila, susundan nila. Pero no matter who is the new leader. Oh. Ha? Pero yung new leader, kanto political, ano, chichi-boreche. Balancing. Balancing. Pero,
itong kailalim na mga policy are consistent. Hindi katulad dito, nagpalit lang ng ito lang, very 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 clear example. Ha? Itong anyo, ha? Nung panahon ni Duterte, sip-sip ng sip-sip. Nagpalit lang ng presidente. O, yung mga gawain niya dati na inutusan siya ni Duterte or whatever, kinalimutan na yon. Hindi na siya consistent sa record. Nagbalimbing na. Now, kinalimutan na at dito na siya na tumitingala ngayon. I don't know, ha? I have so much respect for this small guy, Anyo. Ha? Nakasama ko yan doon sa FATF. Yung ano ng COVID. Kabilib na bilib ako niyan eh. Kasi matalino naman eh. Pero yung ngayon, hindi niya ginagamit yung katalinuhan niya dahil he is overwhelmed by his quest to acquire a bigger position. Huh? Yung IATF, yung... IATF. Yeah. Interagency kami, Task Force. Oh, kasama kami. Kaya lang naiwan ako doon dahil nagka-COVID dito dalawang beses. Well, I don't know, sir. Sir Ed, idol po kita dati. Sinasabi ko sa mga friends ko, magaling si Ed. Pero ngayon, nawala na lahat po yung respeto ko kasi iniwanan mo sa ere yung magandang relasyon nyo ni Duterte. Tumataliwas ka. Ngayon, inaakusa mo pa si Bebot Alvarez na inciting to sedition. Ano ka ba? Paano naman naging inciting to sedition? Bakit? Pag nagsabi ba ang isang military na I am withdrawing my support to the commander-in-chief, why isn't he entitled? He lost confidence in the guy. Is that inciting to sedition? Kung magsabi si Alvarez ngayon, ay, kayo, you should withdraw your support. Kasi, he is accused of using drugs. And he is denying that without any basis. Kasi hindi ayaw niyang magpa drug test. Don't you consider that a violation of our national security? Baka nga ating Pangulo. Kaya nga, these are things, just because sasabi, may paniwala ka na ayaw ko na ito, tao na ito, bakit? Are we forced to support? As long as wala kang ginagawang overt action. Because support is internal eh. Support is, Tsaka salita lang yan eh, freedom of speech. Freedom of speech yan eh. Bakit nyo? Ito yun si Gibo oh. Ano ba yung sinasabi ni Gibo? Pakita nga natin ito. Ewan ko nga, ito rin si Gibo. Matino naman ito during the GMA's time eh. Sometimes kasi nayayanig yung mga utak nitong mga tao na ito kasi natalo ito sa eleksyon eh. Ito, pag basahin mo. Press statement. The AFP is standing steadfast in upholding the Constitution under the leadership of the Commander-in-Chief President Ferdinand R. Marcos Jr. Any attempt to sway them away from this duty or to patronize them to support a partisan agenda is futile, particularly when this agenda dovetails with a foreign interest contrary to our own national interests. Calls for them to withdraw support does not amount to anything but to a possible criminal investigation. Alam mo, Gibo, pare, no longer believing in your leader, but you have not done any overt action. It's only through your belief.
is not a criminal offense. That is democracy. Democracy yan. It's a balancing of freedom under the Constitution. I have an obligation being a soldier, under the Constitution. I will obey my commander-in-chief, but not blindly. At the same time, I have freedom of speech, freedom of expression. Now, can you deprive myself if I'm no longer believe in his leadership? Aba, tapos pipilitin nyo na tapos kung magsalita ako against him, ano na yan? It's a criminal offense. Kalukuhan niyang mga ano mo. Hindi adopted son of a guardian. Very clear sa Constitution, no person shall be deprived of. Dahil ba nagsundalo, hindi na. Lalo na. Kung nagbabasa ka sa Constitution anyo, ikaw Gibo, basahin mo yung provision that the armed forces of the Philippines is the protector of the state. The people and the state. And the people. Oh. Ano bang ibig sabihin nun? Inanalyze mo na ba yan? Napag-aralan mo na ba yan? Ibig sabihin, kung ginugoyo at nilalapastangan at kayo ng inyong leader, kayong mga armed forces, should not be political. Anong ibig sabihin should not be political? Hindi kayo, slave ng presidente. Dahil maski kabulastugan na yung ginagawa ng presidente, dapat maninindigan kayo bilang armed forces of the Philippines para ituwid ang inyong bansa. That is exactly the meaning of the provision in the Constitution that the armed forces is the protector of the people and the state. Naging Genesis kasi. Hindi yung blind following na gusto nyong ipagawa dyan sa mga sundalo. Tatakutin nyo yung mga sundalo na ganito, ganyan. Bakit? Wala ba yung freedom of expression just because they become soldiers? They can no longer, You're not supposed to obey illegal orders. The president is not the absolute sovereign of the country. The people is the absolute sovereign of the country. Kung ang tao... Relative sovereignty lang yan, delegated sovereignty lang yan, by election, yung hawak ni Marcos. Kaya tama yung sinasabi ni Bebot Alvarez, na kayong mga sundalo, kung feeling nyo na wala na kayong tiwala, you withdraw your support. Well, it does not mean that if you withdraw your support, that's only internal . That does not mean that you will overthrow him. Hindi. I mean, wala na akong tiwala sa'yo. Pero that does not mean I will not still do my job being an officer and a gentleman of this government. But paano yung 67% who has lost trust of this president? Kaya nga, yun. Magulong nyo? 67%. Okay. Dito sa survey ngayon, mga kababayan, yung SWS, 33% na lang yung may trust sa kay Marcos. 44% yung naniniwala sa kanyang, ano ba yan, performance? Approval rate. Approval, Okay. So, 44 versus 100, ilan yan? 56. Yung sa 33, ilan? 67. So, 56 at saka 67, that's majority of the Filipinos. Out of the 67 na who lost trust, ilang military na survey dyan sa 67%? Don't tell me na yung 67% puro civilian yan. So, kung i-analyze mo, yung sinabi nilang wala na kaming trust dyan, ilang sundalo yun? So, ibig sabihin, nagkasala na yung mga sundalo na who have lost trust? Pare? Anyway, ito.
Tingnan mo. Isa sa kabulastugan ni Marcos. Ha? Tingnan mo. Binigay yung malampaya. Ha? Oh, ito. Binigay kay Rason. In-extend for 15 years. Wala man lang bidding, expired na dapat yung service 38. Expired na dapat, dapat may bagong bidding, pero binigay sa crony. Oh. Ayan, oh. Yayaman na naman ang gusto itong Amerikano na to. Kamukha, sino bang artistang... Malampaya boosts output to keep Luzon's lights on. Wow! Oh, $800 million to extend gas field life. Ano yan? That buladas lang yan, extend gas field. Eh, bago yan nag-bid, bago yan nag-expire, I should know, mga kababayan. Ha? Di ba pinusin ka dati? Oo! Oh, oh. I should know na hindi mo na kailangan extend yan dahil napakalaki pa ang deposit dyan. Kalukuhan yung 800 million gagastusin mo. Automatic yan na nandyan pa yung gas deposit. And you benefited from that without firing a shot. Kasi binigay sa'yo as a favor for being a campaign donor in the last election. No consideration to the government. At the expense of the Filipino people. Kasi, kung pag-expire sana niyan, binid yan, nag-advertise ang gobyerno para may mga bagong players na mag-bid, kikita pa ang gobyerno. 10, 20 billion. Billion? Oo. Billion. Pero binigay lang dito sa Amerikano eh. Hindi, American look alike. Spanish American look alike. Oo. So, 'yun po ang nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Ha? Oo. Puro wow. Okay, so 'yun lang po ang nakikita nating kabulastugan ngayon, ha, dito sa ating bansa. Na okay, tandaan, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Paras kay Paras at sa aking YouTube channel at Ado Paglinaman. Bago tayo magpaalam, let's leave some parting words for the education of this gentleman na panay daldal pero hindi nagbabasa. Basahin nyo itong, basahin nyo itong mga undertones ng Amerika, tungkol sa, ano ang tingin nila sa Mutual Defense Treaty. Ang bottom line sa sinasabi nila, hindi kami automatic dyan. Lalo na pag China, kung makaiwas kaming, hindi sumuporta sa inyo, igagawin namin sa mga alibis namin. Kasi, hindi kasi nyo iniisip na ang Amerika dependent sa China. Ang daming mga produkto na nakasalalay ang ekonomiya sa Amerika. Tayo, mabuti, hindi pa umabot sa kung hindi man umabot pa sa gera, hindi pa umabot ang China sa economic sanction sa ating mga agrikultura at ating mga produkto. Saka parting shot ko dyan na dito, noong si Marcos na wala ang Pugad Island natin sa mga Vietnamese, kumulong ba Amerika? Noong si Miguel Ramos mo, wala ang mischief rip sa atin at nagtayo doon ang China. Tumulong ba sa atin ng Amerika? Nung umulong tayo sa Scarborough standoff, niloko pa tayo ng US. Ha? At tumulong ba sila? Nung nag-create ng mga islands dyan, artificial islands dyan ng China. Siguro mga kababayan, lalo na itong mga mahal nating mga vloggers na nag-uusyoso. Ironclad. Mga kababayan, pag-isipan natin, lalo na itong ating mga mahal na mga vloggers, mga social media practitioners, wag na nating
mag-depend tayo diyan sa mga mainstream media, kasi sabi ni Marlica napasgala na yan ng kung ano-ano. Pero itong mga social bloggers, mapagmasid po tayo, kasi for all we know, artista, kung nag-artista ito si Marcos dito sa drugs, nag-artista din ito dito sa West Philippine Sea or the South China Sea. Why? For all we know, busog na yan. Binusog na ni Biden yan. Pero, he has to act, kunyari. He has to act. Kaya mapagmasid tayo, kasi baka pagka nagkagira dyan, pupunta lang yan sa Liechtenstein or sa Switzerland or whatever. Kasi busog na eh. Pero pagka anuhin mo, wow, I'm patriotic, I am nationalistic, wag, not an inch of a territory. But does he really understand what he's saying? Wow. Yun po, mapagmasid po tayo. Itutukan natin itong mga galaw ni Marcos at ipapakita natin sa publiko na niluloko po tayo, mga kababayan. Papaalam na po kami. Magandang hapon po.